Yan. Ay kita nyo, bagong project. Yan. Puro second hand. Minsan nagtataka yung nanay ko, bakit ako nag-iipon ng kahoy? Isang buwan ko rin yung inipon. Ayan. Simulan po namin sa day one, kinabit namin yung mga pundasyon. Yung mga kahoy na yan, tsaka yung mga bubong na yan, pininturahan lang namin yan para magmukhang bago. Yan, ginawa na namin ang mga sahig. Buha lang yan sa kalakal. Yan, mga kahoy na yan. Kalakal lang lahat yan. Na ibinenta sa akin ng aking kapitbahay mula sa mga bahay na winasak, na giniba. Inipon ko yan buwan bago ko naipon yan. Yan yung mga bubong. Mga bulok na bubong yan. Pininturahan lang namin yan. Sabi ng nanay ko, nak, ba't nga nag-iipon yan? Mga luma na yan eh. Hindi, balang araw mapapainabaho. Hindi pa nila kasi nakikita kung ano yung kalalabasan eh. Yan, dyan galing yan sa junk shop. Yung iba, kinabit na yan yung bubong. Ayan, oh, taas niyan. Kita nyo? Yan. Tatakay yung nanay ko pa. Ang gagawin mo dyan? Kasi pandemic eh. Nalulungkot yung mga bata. Hindi naaarawan, lalo na yung anak ko. 7 months lang hindi natatamaan ang araw. Kaya ginawa ko tong third floor mula sa mga kalakal para maliit lang ang gastos. Kasi kung bibili mo to sa lumber, malaki gagastusin mo. Aabutin ka ng 100,000 maagawa ng ganitong kalaking third floor na gawa sa kahoy. Pero hindi namin hanggang magpupungko. Yan. Kami dyan sa bubong. Ayan, mga kita nyo, bulok po. Oh. Ipinturaan pa namin yan para magmukhang bago. Tsaka-tsaka lang. Papasalamat din ako sa mga tumulong sa akin sa paggagawa. Kaya si Dodong, yan, si Danny, si Andy. Yan. Sila po yung mga gumawa na kasama ko sa pagbuo ng bahay na yan. Yan, kita nyo sa third floor. Yan yung junk shop sa likod namin. Yung iba dyan, yung yero, galing dyan. Dyan namin binili mga yero. Ayan, ganyan kataas yan, no? Kita-kita nyo kung gaano kataas yung ginagawa namin third floor. Mataas po siya. Nakakalula. Sobra. Ayan. Ayan yung junk shop kung saan namin kinuha. Yung mga bubong. Kinausap pa namin yung may-ari niyan. Para lang makabili ng bubong. Kita nyo, yan yung ilog. O, tanaw ko na yung ilog namin dito. Yan. Yan, yan ang ilog. Yan, yung halaman ng kapatid ko yan. Yan. Ayan. Ito, ginawa na namin yung kulungan ni Jerry, yung parrot ko na nawala ng 3 araw. Medyo naaawa na kasi ako, maliit yung kulungan niya sa ibaba. Kaya nilagay ko na rin dito sa itaas para naaarawan siya. Hindi siya naboboard, nakakalipad siya. Kaya malaki-laking kulungan din yung pinagawa ko sa kanya. Day 3 yan yung ginagawa. Ayan na yung day 3. Day 4, ayan na. Kompleto na yung bubong. Kitang-kita nyo naman dito sa baba. Oh. Ayan. Ayan na yung bubong. Kitang-kita. Ayan na po rin yung kulungan ni Jerry. Malapit na rin. Day 3. Yan. Kala nyo lang bago yan. Lahat yan, seginan, bulok-bulok yan ang kinuha ko. Yan, pati screen na yan. Tayo nyo, yero. Ayun, no, bulok, di ba po? Yan, dadayain natin yan ang pintura para maging maganda po. Kasi, kung hindi ko ipunin yan ng matagal, walang mangyayari. Sabi ng nanay ko, na bakit yan nag-iipon yan? Mga luma na yan, ah. Mga patapon na yan. Pero yan, nagawa ng paraan. Para rin sa mga bata yan, para naarawan sila, nakakita nila yung taas. May sightseeing sila yan. Diba? Ayan na yung halaman, diba? Pinagyan ko na ng halaman. Unti-unti na siyang nabubuo sa wakas. Ayan. Dito makikita nyo yung labas. Ayan. Diba?
Ayan na, nagawa na yung kulungan ni Jerry. Oh, ayan na si Jerry, oh. Nakikita nyo? Tontuwa. Ayan, nagtataka pa siya. Medyo naikiramdam, kinaabahan. Ba't ang laki ng kulungan niya? Siya ang inuna ko. Ayan, nagawa yung kulungan na yan. Yun nga pala yung gray na yan is, ano yan, primer po yan. Parang rubber primer po yan, para hindi, pag nabasa, hindi mabubulok yung, pag nabasa yung kahoy, hindi mabubulok agad. Ayan na, nilalagay na namin yung, ano, yung sisame. Ayan, sa gabi, yan itsura niya. Ayan, wala pa mga pintura. Pero pinahiran ko na yan ng, ano, ng primer. Para hindi mabulok pag nababasa ng ulan. Kahalaman na si Jerry. Ayan. Ayan na. Day 9 yan. Nagawa lahat. Within 9 days. Pero actually hindi pa tapos. Ito ginagawa ko yung Buddha. Ayan. Yung Buddha naman niya, nakuha ko rin sa Kalakal. Bit ng basurero. Tapos yun, binili ko. Sabi niya, ayan, pinituran ko. Ayan na po siya ngayon. Unti-unti na siya nabubuo. Kaya abangan nyo. Yan siya sa gabi. Para hindi naman malungkot, para mapilaman natin yung Christmas kahit ganitong may pandemic. Nakakalungkot, pero kailangan nating i-ano yung sarili natin eh. Para hindi natin maisip na ano. At least dito sa taas, safe tayo, mga anak ko. Yan, kikita nila. Yung mga bonsai nga pala yan, thank you sa mga sponsor. Wala akong ginastos. Di ba mahal po ang bonsai? Dahil ang bonsai, matagal po yan nilagaan bago nila na-reach yung ganyang kalaki, kataba, matatanda na po sila. Kaya yung mga nagbebenta talaga niyan, hindi nyo masisisi na sobrang mahal. Kasi talagang dugot pawis nila yan bago nila kinuha yung mga puno na yan. Hirap din sila, tsaka preparation. Nagsimula yan sa mating, parang ano lang, plank lang na pinaugat nila. Ayan, yung mga bonsai yan, ganyan, yung mga bonsai na yan, pinaghirapan po nila yan. Yan naman, hindi ko rin yan binili. Dahil yan sa mga sponsor ko, kasi yan, palit tattoo po yan. Lahat yan, tattoo ang katumbas yan. Hindi ko nababanggitin yung mga kliyente kong mayayaman na nag-sponsor sa akin yan ng mga bonsai na yan, sobrang mahal na yan. Kasi hindi rin biro magkaroon ng hindi rin biro ang paggawa ng bonsai. Talagang gugugol ka ng panahon. Patatabain mo yung mga sanga nila. Ipoporma mo sila. Yan. Yan yung mga bonsai. Yan. Nakikita nyo. Actually, hindi pa tapos tong ano, third floor. Pinapakita ko pa lang sa inyo yung unti-unting ano, improvement. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Yung mga PVC. Yan. Ginawa namin spotlight. Ayan. Mga bonsai ko. Yan. Salamat nga pala sa sponsor. Alam niyo na kung sino kayo. Garden, not the rhythm. This is your host, Alex Batak Garcia. Tara, tattoo na tayo. Bye. Ayan po. Yan yung PVC na ilaw. Ayan na po yung bonsai. Ganda na po, diba? Abangan nyo, hindi pa po yan tapos. Lahat, marami pang kulang. Salamat at natupad na rin ang garden at the rooftop ni Batak. Thank you sa lahat. God bless po.